Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Huling nagkasagupa ang tropa ng militar at mga miyembro ng New People's Army sa Kitcharao, Agusan del Norte na nagresulta sa pagkasawi ng isang rebelde. Ayon sa 29th Infantry Battalion ng Philippine Army, nagsasagawa ng security patrol ang kanilang mga tauhan nang makaengkwentro ang nasa 7 rebelde sa Sitio Kabadingan, Barangay Halyobong, bandang alas 5 Biyernes ng madaling araw. Tumagal ng halos 30 minuto ang bakbakan bago nakitang nakabulagta ang isang lalaking rebelde na turned over sa barangay para sa kaukulang pagkakakilanlan. Na-recover sa pinangyarihan ng engkwentro ang isang mataas na kalibre ng baril, mga war material, mga pagkain at iba pang mga personal na gamit. Magpapakalat ang Philippine National Police ng 15,000 na police para sa ika-anim at huling State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes, July 26. Sinabi ni PNP Chief Guillermo Eleazar na nakalatag na ang kanilang security measures para sa naturang okasyon at wala naman daw silang natatanggap na anumang banta para guluhin ng naturang araw. Ayon pa kay General Eleazar, gagamit sila ng body cameras para mag-monitor lalo na sa iba't ibang grupo na susugod malapit sa batas ng pambansa. Nanawagan naman ang PNP chief sa iba't ibang grupo na ipagliban na ang kanilang pagkilos sa gitna ng banta ng mas nakahahawang Delta variant ng coronavirus disease. 2 bago ang suna ni Duterte, nagpatikim na ang grupo ng anak bayan at nagdaos ng kilos protesta sa kahabaan ng Commonwealth Avenue na tinawag nilang Goodbye Duterte Day. Dream match para sa ilang mambabatas kapag natuloy ang tambalang Senator Manny Pacquiao at Mayor Isko Moreno sa 2022 elections. Ayon kay Buhay Party List Representative Lito Atienza, posibleng maging game changer sa halalan ang tambalan ng dalawa. Bagamat wala pang kompirmasyon sa kanilang plano sa 2022 elections, kapwa nangunguna sa survey ang pangalan ng dalawa. Sa pinakahuling Pulse Asia survey, paborito sina Pacquiao at Moreno sa senatorial race. Sa ngayon, tila mas mataas na pwesto ang target ni Pacquiao habang si Moreno ay wala pang pahayag kung anong posisyon ang inaasinta. Matapos ang halos isang buwan, nakapagtala ng halos 7,000 kaso ng coronavirus disease sa loob ng isang araw. Sa datos ng Department of Health, may naitalang 6,845 na bagong kaso ngayong Biyernes, July 23, na pinakamataas na naitala mula noong June 26. Dahil dito, umakyat sa 55,069 ang active cases at kabuuang 1,537,097 sa buong bansa. Mahigit sa 2,000 ang gumaling o kabuuang 1,455,137. Hindi naman nakapagtala ng bilang ng mga nasawi matapos magkaroon ng technical issue ang COVID kaya system ng DOH. Dahil dito, nananatili sa 26,891 ang bilang ng mga nasawi. Samantala, inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 2 local cases ng Delta variant ang nadetect sa Pasig City at isa ay mula sa Taguig. Ang 3 ay kasama sa 12 bagong Delta variant cases na inihayag nila nitong Webes. Pero patuloy na inaalam ng local health officials ang kanilang kalagayan. Noon ay tinuturing na no man's land ang isla ng Negros dahil sa presensya ng mga rebeldeng komunista. Sa Sabado sa Magandang Gabi Pilipinas, kumustahin natin ang naturang lugar sa episode na The Achiever's Oath. Sa Issue 1-on-1 sa Linggo, paano nga ba binago ng krisis ng pandemya at insurensiya ang lalawigan ng Negros Oriental? Kasama ang veteran journalist na si Cesar Soriano, tunghayan ang panayam kay Governor Ruel Degamo sa episode na Unos sa Sidlakang Negros. Mapapanood ng Magandang Gabi Pilipinas at Issue 1-on-1 alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa PTV. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon, nag-uulat. Paano nabago ang takbo ng buhay sa minsang dineklarang no man's land? Iniiwasan namin na ma-engage in armed conflict kasi alam namin na may buhay na mawawala. We cannot win this war by bullets or by armed struggle. Kasama si Cesar Soriano, kilalanin ang isa sa nooy nanguna sa gyera kontra NPA sa Isla ng Negros at ngayon commander ng 302nd Infantry Brigade na si Colonel Leonardo Peña.
at tunghayan ang bagong imahe ng sandatahang lakas sa Negros. Patotoo sa pangakong serving the people, securing the land. The Achiever's Oath. Magandang gabi, Pilipinas! Sa pagbagsak ng turismo at pagpasok ng pandemya, mainit na usapin pa rin sa Negros Oriental ang rebelyon at kriminalidad. If you're longing for peace, there's no need for a war. Just listen to what the people are crying. Kasama ang veteran journalist na si Cesar Soriano, tungayan ang paglutas ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo sa mga isyung kakabit ng pandemya at insurensiya. Paano binago ng krisis ang mga nakalatag nilang programa para sa lalawigan? Unos sa Sidlakang Negros. Issue One-on-One. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.